What's up guys? So ang tutorial na i-share natin ngayon is kung paano natin pabibilisin yung mga mababagal na laptop or PC. Ang pinaka makikinabang talaga dito is yung mga user na merong lumang laptop na or PC and lagi na sila naka-experience ng mga lag, freeze, and mabagal yung response time. So nandito na tayo ngayon sa desktop natin and kung mapapansin nyo guys, meron tayo dito ng listahan. Ito yung mga gagawin natin mamaya para pabilis yung laptop or PC natin. Bago nga pala natin gawin yung steps na yan, gusto ko munang pansinin ninyo ngayon sa laptop or PC ninyo kung gaano ba siya kabilis or gaano siya kabagal. Pansinin nyo kung gaano kabilis yung response time, kung naglalag ba siya, kung nagfi-freeze ba siya. Kasi i-compare natin mamaya kung ano yung performance ng laptop or PC ninyo ngayon and after na matapos natin yung steps na to. Nakalagay dito sa number 1, percent 10%. Ito may reason kung bakit nasa number 1 yan. Once na ginawa nyo yan, automatic maramdaman nyo na kagad na bumilis na yung laptop or PC ninyo. Punta lang tayo dito sa search. Search lang natin percent 10%. So may lalabas ditong percent 10% folder. Click nyo lang yan, tapos ito yung lalabas. Hanapin nyo muna dito sa mga folder na to kung meron siyang low folder. Ito, gumawa ako ng low folder para makita nyo. Ito, ganito yon, low folder. Pag inopen nyo yan, walang laman yan. Pero guys, yan talagang low folder na yan. Sa lahat ng laman ng temp folder na to, yan talaga yung pinaka-importanteng ma-delete dyan. So paano or kailan ba talaga lumalabas itong low folder na to? Diba yung PC mo may mga sabihin nating resources. Meron siyang RAM or meron siyang storage, meron siyang processor. Kapag halimbawa may pina-process kayo, tapos bigla niyang na-reach yung halimbawa limit ng processor, limit ng RAM, limit ng storage, biglang lalabas tong low folder na to para i-limit yung capability ng PC mo. Kapag dinilit mo yan, automatic mawawala ulit yung limit na nilagay ng PC mo. So dito sa temp folder na to, pwede nyong i-delete lahat, control A nyo, tapos press nyo yung delete, click nyo yung yes. Once na nag-delete na siya, lalabas to, click nyo lang try again. Pag pangalawang beses, cancel nyo na. Kasi yung iba kasi dito, naka-open yan sa mga program. So kung mapapansin nyo dito guys, nawala na yung low folder na delete na siya. Check nyo na ngayon yung laptop or PC ninyo kung bumilis pa siya. So i-check na natin yan dahil nagawa na natin yung number 1. So ngayon, punta na tayo dito sa number 2 natin, which is temp and prefetch. So ang gagawin nyo lang dito, punta ulit kayo dito sa search. Search nyo yung run, tapos open nyo. And syempre ito yung lalabas. Ngayon, i-type nyo na dito yung una yung temp muna. Tapos open nyo na. Ito yung lalabas. So ito guys, itong temp folder na to, iba to kesa dun sa percent 10% folder. So ang gagawin nyo lang ulit dito is control A nyo lang, select all nyo, tapos delete. Delete nyo lang lahat yan. Then continue. And pag may lumabas ulit na try again, pwede nyo try again, tapos pwede nyo i-cancel na. So pwede nyo i-close yan, then punta kayo ulit dito, open nyo ulit yung run. So ngayon, prefetch naman yung open natin. Prefetch. Ayan. Continue nyo lang yan. So pwede nyo lang i-delete yan lahat. Ganun lang ulit. Yan. Tapos close nyo na. And yun, mararamdaman nyo na naman na medyo bumilis na naman yung PC nyo. So check na natin yan na number 2. So yan guys, punta na tayo dito ngayon sa number 3 natin. Ito yung cleanup system files. So napakasimple lang ng gagawin natin dito. Punta lang tayo sa my computer or sa this PC. Tapos punta lang kayo sa drive sining nyo. I-right click nyo. Then properties. Lalabas to ngayon. Then click nyo tong this cleanup. Tapos may lalabas pa ulit dito na cleanup system files. Ito, click nyo yan para mas dumami yung options nyo. And yun, ito na nga yung lalabas yan guys. Meron na tayo dito ng mga option. So ang gagawin nyo is i-check nyo lang lahat ng boxes dito and click nyo yung OK. Click nyo yung delete files. I-delete na yung files na nasa loob ng mga folder na yon. Huwag kayong mag-alala kasi safe naman yon. Temporary files lang siya. To ang naitutulong nito, nakakapag-free up siya ng space sa ating hard drive. Ang hard drive kasi guys, meron siyang limit na pwede mong ilagay dun sa storage niya. Di ibig sabihin 1TB yung hard drive mo. Pwede mo naman siyang punuin ng 1TB. Pero, babagal siya ng gusto. Sabihin natin 90%. Kapag nagamit na ng hard drive nyo yung 90% ng capacity niya, babagal na yung hard drive nyo. So, isa to sa mga way para mabawasan yung mga nakastore dun sa hard drive nyo. Ngayon, number 4 na tayo. Disable startup programs. Ang gagawin nyo lang dyan, dito sa taskbar natin, right click lang kayo dyan, click nyo yung task manager, and makikita nyo to. Punta kayo dito sa mga tab niya, merong startup. Makikita nyo dito yung mga programs na nag-i-start kapag inopen nyo pa lang yung system nyo. So makikita nyo dito sa status, nakalagay enabled, disabled. So yung mga hindi nyo kailangan dyan, i-disable nyo na lang. Halimbawa, itong iTunes Helper, iTunes Mobile Device Helper, hindi ko naman siya ginagamit kaya dinisable ko siya. Isa tong way para matulungan yung system nyo na mag-boot up ng mas mabilis kasi diba nag-open kayo ng system, may mga process pa tsaka program na maglo-load up dyan kung mabagal yung
system ninyo, mas matagal din sila mag-load up. So, close na natin yan. Ito sa power options. Punta lang kayo dito sa search ulit. Edit power lang, lalabas na kagad. Edit power plan. Yan yung kailangan nating puntahan. Punta lang kayo dito sa change advanced power. Puntahan nyo lang dito yung processor power management. Then, open nyo yung minimum tsaka yung maximum. Make sure guys na yung maximum ninyo is nakset sa 100%. And yung minimum power, pwedeng mga 20%, ganun. Or pwede din na pataasin nyo kung gusto nyo na hindi talaga bumabagal yung system nyo. Pwede nyo gawing mga 40%. Punta din kayo dito sa PCI Express. Link state power management. So, pag kinlik nyo yan, meron dito guys na mga option. Either off, moderate power savings, or maximum power savings. Pag binili mo dito yung moderate power savings, hindi niya masyadong titipirin yung kuryente. Parang ganun. Kumbaga sa tao guys, isipin nyo na lang natutulog. Yun yung idle or sleep. Kapag yung tao ginising nyo, madali siyang makaka-recover. Madali siyang babangon, madali siyang tatayo, kakausapin niya kanya kagad. Kapag ito naman na maximum power savings, kapag yung taong tulog, ginising ninyo, matatagalan bago siya bumangon, or matatagalan bago siya makapag-ready. So ako guys, siniset ko siya sa off. So dahil naka off siya, walang gagawin yung PC nyo kung naka-sleep ba yung system ninyo or naka-idle. So, kung ano lang siya nung ginagamit nyo siya, ganun din siya kapag naka-idle or naka-sleep. So, power options, okay na. So, number 6 natin guys, RAM upgrade. So, ito kaya nasa number 6 siya kasi mag-i-install na tayo dito ng bagong hardware. Ano ba yung maitutulong ng RAM? Dito nagdidepende kung gaano kadami yung, halimbawa sa Google Chrome, dyan magdidepende sa RAM mo kung gaano kadami yung pwede mong i-open na tabs. Pag mababa lang yung RAM mo, madali lang siyang mapupuno. And syempre, konti lang din yung pwede mong ma-open na tab ng Google Chrome. Kapag dinamihan mo yung tab, kapag sobrang dami ng in-open mo dyan, tapos mababa lang yung RAM mo, automatic maglalag kagad yung laptop or PC mo. Ang standard talaga ng RAM ngayon, 8GB na. Pero madami pa din kasi ako nakikita na ang RAM nila is either 4GB or lower. Nakagamit na ako ng laptop na medyo luma na naka 4GB RAM lang ngayon. Tapos kapag nag-open talaga ako ng mga madaming applications, especially Google Chrome, maramdaman mo talaga na bumabagal na siya. So, paano ba tayo mag-upgrade ng RAM? Kung hindi tayo marunong kung ano yung ilalagay nating RAM, I advise na pumunta na lang kayo sa service center. Tapos, dun yung padagdagan yung RAM. So, last but not the least natin dito guys, HDD to SSD. So, magkahiwalay kung i-discuss yung sa laptop and yung sa PC kasi magkaiba sila. So, unang-una sa laptop muna tayo. Unang natin gagawin, i-check natin yung laptop natin kung naka-hard drive pa ba siya. Usually, yung mga lumang laptop, naka-hard drive pa yon. So, ang size ng hard drive ng laptop tsaka ng SATA SSD, parehong-pareho lang guys. So, pwede na kayo kaagad pumunta sa isang computer store and sabihin nyo lang, bibili kayo ng SATA SSD. And make sure na ang bibili nyo naman guys, at least 250GB. Kasi yung 120GB, napakadali talaga mapuno nun. Actually, kapag ina-install nyo yung OS ninyo, I think ang matitira na lang dun is around 80GB. So, napakadali na lang mapuno nun ngayon. So, kapag nakabili na kayo nun, ipa-install nyo lang dun sa laptop ninyo, papalitan yung hard drive ng SSD, tapos i-reformat yung laptop. Okay na, mabilis na yung laptop ninyo. Mabilis na siyang mag-boot up, mabilis na mag-open yung apps, and hindi na siya maglalag, hindi na siya mag-freeze, and hindi na din babagal yung response time niya. So, punta naman tayo ngayon sa PC. Sa PC kasi, ang hard drive ng PC is mas malaki compared dun sa hard drive ng laptop. So, ang gagawin nyo lang dito sa PC, bibili lang kayo kaagad ng ng SSD. So, sa ngayon kasi, madami ng klase yung SSD. Merong SATA SSD, tulad ng pang laptop na luma, meron ng NVMe, yun yung maliit lang na parang RAM. Yung NVMe kasi, madami din ng klase. Kung medyo luma na yung PC ninyo, ang bilhin nyo na lang is yung SATA SSD. Kung ano yung tinuro natin sa laptop na SATA SSD, ganun na din yung bilhin nyo sa lumang PC ninyo. I-coconnect nyo lang yung SSD sa PC ninyo, tapos dun nyo i-install yung OS. And then yung dati yung hard drive, pwede nyo na siyang gamitin as additional storage. Pag na-install nyo na yung OS nyo sa SSD, pansinin nyo guys yung boot up nyo, napakabilis lang. Yung PC ko, kapag naka-shutdown siya, kapag pinrest ko yung power button, once na lumabas na yung logo, siguro mga 5 seconds lang nasa desktop na ako. And syempre guys, kapag nag-open ako ng mga apps, sabihin natin yung mga Word, Photoshop, mga ganyan, napakabilis lang talaga nila mag-open. So, saglit lang talaga, pag-click mo automatic, halos naka-open na kagad yan. Ganun lang naman kadali yung mga pwede natin gawin sa PC or laptop natin na mababagal. Ito lang yung simple steps na pwede natin gawin. Kapag nagawa nyo na yan, for sure, bibilis talaga yung PC or laptop ninyo and mawawala yung mga constant freeze, lag, or mabagal na response time. And yun guys, hopefully may natutunan ulit kayo sa tutorial natin na to. And hopefully nakatulong talaga to para mapabilis yung mababagal ninyong laptop or PC. So hanggang doon na lang yung vlog guys, madali lang naman na vlog to. So huwag nyo na lang kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit nyo yung bell button para ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Hanggang doon na lang, thank you!